Hello everyone, Jack Sapor Santos of Just Up Real Estate. Ang represent ko po sa inyo ngayon, isa sa pinaka-elegante at magandang bahay po dito sa Minami Residence. Siya po ay si Hannah Single House. Ito po ang ating as-delivered unit. So as you can see, malawak po yung space dito. Pwede kayo mag-park ng dalawang sasakyan, landscape, and mag-garden. Samahan niyo po ako, pasok tayo sa loob. Tara po, pasok tayo. So, Hannah po has a spacious living area. So, from here po, you can have your L-type sofa. Then you can have your TV po dito. No? Then, sa gilid po ni Hannah, meron po tayong sliding door. No? Access po yan to our lanai. At ito po yung ating lanai, starting from here hanggang doon po sa dulo. At hanggang doon po sa unahan. Yeah. Dahil nga po, si Hannah ay may 52 square meters floor area. So, malaki po yung kanyang loob. Ito po, pwede yung maging inyong dining area. Kung papansin niyo po yung ating mga windows is also made of glass na. No? And napakadali pong buksan. Di po kayo mahirapan. Just open and close po. So, dito po, sa ating ground floor, meron po tayong toilet and bath. So, kompleto na rin po no, ng mga fixtures. We have shower, we have faucet, we have toilet bowl, and we also have lavatory with faucet. Nakatayos na rin po yung loob. And meron din po tayong access dito or provision for our exhaust. So, dali po yung buksan. Dali po yung sarado. And also here at our ground floor, nandito po yung ating kitchen area. And so, malawak po yung ating kitchen sa mga clients po, sa mga clients po natin na mahilig magluto. So, tamang-tama po para sa inyo ito kasi maluwag po yung kanyang space. So, hindi po kayo mahihirapan kapag kilos nyo habang nagluluto. Some of our clients po, pwede dito ilagay yung ating ref. Pwede rin po dito. So, it's up to you po kung paano nyo pwede design yung bahay. Nandito po sa likod, ito po yung ating kinatawag na laundry area. So, very spacious po yung ating laundry area hanggang dito po yan. No? So, kung maglalaba po kayo, pwede rin po dito sa labas. Kung gusto nyo rin po maging dirty kitchen ito, wala rin po dito. So, ngayon nakita na po natin yung ground floor ni Hannah. Akit naman po tayo sa ating second floor. May ating stairs made of steel. Tara po. So, nandito po tayo ngayon sa ating hallway. And Hannah po has three bedrooms sa right side, the left side, and also, this would be your master bedroom. Dito muna po tayo sa ating first bedroom. Sa first bedroom niyo po, kasi dito yung mga double sides, bed. No? It is fit po yung 3 or 4, 5 po kayo sa isang family. So, dalawang mag-asawa, tatlong anak, lolo at lola, depende po. And, we also have here yung window. So, makikita niyo po, malaki yung kanyang opening ng window. So, if ever po, na may future plan kayo, na lagyan po or i-extend yung likod subject for approval, so hindi nyo na po kailangan butasin ng sobrang laki or babakbakin ng malaki. So yung bandang ilalim na lang po. So hindi na po kayo mahihirapan mag-extend. And dito po, sa ating second floor, nandito rin po yung ating second toilet and bath. So din po sa ating ground floor, nandito na rin po. Kompleto na rin po yung ating fixtures. We have shower, toilet bowl, lavatory with faucet, and also yung ating exhaust. So, yung butas po dito para po hindi makulog or makulong yung matamang amoy when we are using the CR. Punta naman po tayo sa
second battle. Yeah, so first, same lang po sila ng first bedroom, no? Ito po malaki, spacious. Asya din po yung double or semi-double na bed. Yeah, so pwede kayo maglagay dito ng inyong study table. Kung sino po maglagay ng TV, pwede rin po. They also have their receptacle. Lahat po ng features, kompleto na po yan. Basic white paint, may pintura na rin po yung ating mga walls. And the same po, sabi ko nga kanina, meron din po tayong windows, no? And also, yung provision po ito, if you want to extend your unit or yung ipapahong improvement nyo, lalagyan nyo itong balkonahe, subject for approval po. And also, sinabi po pala is our provision for aircon. No? Kung hindi nyo po tatanggalin ito, provision po ito for aircon. So, hindi nyo na kailangan magbasag. Tatanggalin nyo na lang po itong salamin. Hindi nyo na kailangan magbasag ng wall. Tatanggalin nyo lang po yung salamin. Dito na po ilalagay aircon. And lastly po, ito po yung ating master bedroom. So compared to other rooms, medyo mas malaki siya ng konti. No? Ito po kasi yung mga queen size bed. Then, same yun po, lahat ng bedrooms. Basic white paint, provision for aircon. We have the windows, glass windows. And kompleto na yung mga switches, yung mga saksakan po. And, so loob ng bahay po ma'am, any color. Sir, any color, wala kong problema. Sa kung ano po yung gusto nyo color ng inyong bed. Then, again po, the same. No, medyo malaki po yung windows natin para kapag po gusto nyo tanggalin and if home improvement, madali na po nyo ito matatanggal o mababakbak o mababasa. Yan. Ngayon po, nakita natin na as delivered unit ng HANA house model. Punta naman po tayo ngayon sa dress-up unit or yung mga clip na may laman na po niya. Tara po. Welcome back po. Ngayon, ang titignan naman natin yung dress-up unit ng HANA single house. Tara po. Si HANA single house po is may 80 square meters lot area. So, starting from here po, hanggang dito po. Yan. So, lahat po ng space to, kung gusto niyo po maglagay ng garden, ng landscape, no, and broto, kung ano pong gusto niyo ilagay dito. And dito po sa ating HANA single house, kasha po ang dalawang sasakyan. Tara po. So makikita nyo po doon sa likod, doon po yung access papunta ng back door. Pero dito po muna tayo sa main entrance. Tara po. So, ngayon po, nandito ako nakatayo sa ating living area. So, as you can see, nandito po yung ating sofa. So, ito po yung in-improve na unit of HANA house model. Kung makikita nyo po, sobrang spacious, sobrang ganda, elegante po ng pagkakadesign ng bahay na ito. So, if ever gusto nyo pong gayahin ito, pwede po kayong kumuha ng mga ideas para po sa mga ilalagay nyong gamit, chandelier, drop ceiling, and anything po na magugustuhan nyo dito kay HANA house model. Tara po. So dito naman, as you can see, kasha po dito ang ating 6 to 8 seaters na dining table. So wherein you can eat with your family, have your conversation po habang kumakain dito po. Then, ito po yung ating sofa. You have the center table here for the living area. And yan, isa po sa kagandahan nito yung salamin. Nakakalaki po ng space ng bahay visually. And also yan, pwede ko po kayo maglagay ng plants if you are plantitos and plantitas. Pwede po kayo maglagay. Yan, so also family frames, picture frames. Also here, dito po, pwede niyo po ilagay yung table. Yan, ating TV rack or cabinet. Pwede po kayo maglagay dito. Then, again, yung mga accent, pwede po ito maging accent wall or wall accent niyo kung ano po color yung gusto nyo pong ilagay dito. Any color po sa loob ng bahay, wala pong problema. As long as yun po yung favorite color nyo or yung prefer nyo pong color sa loob. Yeah. So, dito naman po tayo. So, ito po yung ating toilet and bath sa baba. Yeah. So, kung makikita nyo po, ibang-iba na yung pagkakadesign niya, compare po siya nung i-turn over sa inyo. Pwede nyo po itong gayahin. Pwede nyo po itong gawin. Yan, may shower enclosure.
Tinalitan po yung shower. Sinusun niyo po ng mas magagandang shower. Ako preferably, maganda po yung Wasser Nison. Isa sa magandang brand yan. Kung gusto niyo yung brass, yan. Kung gusto niyo yung steel or yung stainless, pwede rin po. And also have the bowl. And yung lavatory, as you can see, pwede niyo pong baguhin or palitan din. And also yung faucet, kinalitan niya rin po. So, very elegant yung design po nito. And also, maganda sa mata or pesko sa mata. Yeah. Then, kagaya po ng sinabi ko kanina, sa mga mahilig po magluto, napakaganda po, no, ng ating Hana House model. Fit na fit po sa inyo kasi kung makikita niyo po, malaki po yung space ng ating kitchen. So, dito po, kanina, dito hanggang dito lang po yung kitchen sink natin. Ayan. So, dito po, in-extend po ng L-type. Then, sa ibaba po, pinalitan yung kitchen top. Ayan. So, dito po, pwede rin kayo na maglagay ng chandelier. Gusto nyo yung medyo mababa. Medyo elegante. Minimalist kayo. Simple lang. Just like this. Simple lang po siya. Ayan. Dun sa loob po, may Edison bulb. Ayan. Again, Hana has 3 rooms po. So, 3 rooms po yung nasa taas. And we also have the toilet and bath. Punta muna po tayo dun sa first bed. Ayan. So, kanina, as in, wala po siyang laman. Ngayon, nakikita niyo na kung gaano po kaganda or kung ano yung pwedeng kalabasan po once na dinesign niyo po yung bahay niyo. Yung yung room. So, yan. We have here picture frames, built-in cabinet. Pwedeng nakahang. Pwede po yung nakatayo ng cabinet just like this one. No? Ayan. So, we have here the clock. The inverter aircon, the type. Kung window type gusto po ninyo, pwede rin po. You can put it here. And then, we also have here the study table. Pwede po ito sa inyong anak. No? Maging kwarto ng anak niyo po. Or kwarto niyo. Marami po kayo sa family. Ayan. Dito po. After the first bedroom, nandito po ulit ang ating toilet and bath. So again, kanina po, iba yung design. Pwede nyo pong baguhin kagaya nito. Yan, kung may budget tayo, pampaganda ng bahay, pwede nyo pong palitan yung tiles. No? Iba na po yung tiles nito. Yung wall tile. Then we have the floor tiles. Iba na rin po. Medyo rough yung tiles, no? I suggest po dito mas maganda medyo rough para iwas po tayo sa madulas. So iwas aksidente po. And then, we have the toilet bowl. And also yung lavatory. Again, dito. Yan, cozy. Magandang brand po yan. And we also have your mirror here, the vanity mirror. Then, yung mga emergency, first aid kit, medicine, you can put it inside of this cabinet po. Yeah. Put your toothbrush, toothpaste. Yeah. Punta naman po tayo sa ating second bed. So, ito po yung master bedroom na. So, mapapansin niyo po, medyo malaki siya compared sa other rooms. Yeah, so, gaya po kanina, pwede ka maglagay ng TV while you are resting here or pwede ka na habang nagpapahinga, lagay kayo ng TV, manood, mag-relax. You also have painting. Painting nyo po mag-asawa, family. Pwede nyo po ilagay dyan together ng may pin light na nakadirect po or light na nakadirect sa inyong picture frame. Also here. And so, yung mga nag-work from home, pwede po kayo maglagay ng inyong office table dito. So, at least nasa comfort po kayo ng inyong tahanan habang nagtatrabaho po. And dito po, yung ating cabinet or closet. No? Yeah. Pwede po kayo magpalagay nito. This one is laminated. No? No wood. Mas maganda po, for me, I suggest maglagay kayo ng solid wood para hindi na po siya madaling masira. And where you ito po, pwede nyo ihang yung inyong mga polos, dress, gowns, Americana. And lastly po natin, yung ating pong third bedroom. Ayan. So sa third bedroom, ito po yung ating, kung dalawa po yung inyong anak, na both of them are girls or boys, pwede po sila ditong magkasama sa isang bedroom. And yan. You can put division here if you want po. And then you can put door here para meron silang pagitan
or meron po silang division. Ayan, so dito may mga cabinets, pin lights. No? Suggest maganda po yung mga LED para tipid sa kuryente, LED lights. Then of course, inverter aircon, cabinets, all the designs. So makikita nyo po, very elegant to, pero hindi naman sobrang elegant, classy siya, no, and maganda sa mata. So, yan po. Kaya nakita nyo na yung Minami, ating Minami single house. Minami po is located at Barangay Santiago, General Trias, Cavite. It is very accessible po. So, sa lahat ng mga major roads dito po sa Cavite. If you want to invest, if you want na magkaroon po ng sarili nyong bahay, pangarap nyo magkaroon ng sariling bahay, message us or email or comment down below so we can assist you at matulungan po namin kayo sa inyong pag-abot, sa pag-abot ng inyong dream home. Yun lamang po, and abangan nyo po kami sa mga susunod naming videos. Again, this is Jack Sopor Santos of Jessup Real Estate. Goodbye and God bless you all.